Magandang umaga po mga kababayan sa mga taga-subaybay ng www.isntv.com. Ako po si Arsan Panan, ako si Isa ng Bayan. Ngayon po mga kaibigan, patuloy po natin tatalakayin ang problema ng ating bansa tungkol po sa mga illegal drugs dito sa ating mahal na Pilipinas ng mga mamamayang maharlika. Kaya po mga kaibigan, pinabati ko rin po yung mga kaibigan natin dyan sa Giginto, Bulacan, yung pong ating na-report dito ng tatlong pulis na binigyan ng mga outstanding pulis na siyang instrumento para mahuli isang malaking laboratory doon po sa Bulacan at siya naging daan para matuklasan po ang existence ng Sinaloa drug cartel ng Mexico na nagkocontrol ng illegal na droga dito sa bansa. At natuklasan din ang existence ng MDMA, methylene dioxide, na siyang ang kapalit ngayon ng ecstasy, mga tablets o tableta ng drugs na napakamahal ngayon. Mas mahal pa sa ecstasy. Kung dati nakakabili tayo 6,000 pesos na ecstasy, ngayon ito po ay 10,000 piso at pataas. Yun po ang ating nalaman mula po sa ulat ng ating mga kaibigan sa National Bureau of Investigation at sa Philippine Drug Enforcement Agency. Pinabati ko rin po si Director General Arturo Capdac Jr. at ang ating pong kaibigan na Public Information Officer, si Director Derek Carrion. Ang ating po naging report noon ay ang tungkol po doon sa tatlong pulis na pinarangan at binigyan nga ng rewards o awards sa PDEA. At nabalitaan ko na sila ay nakatakdang parangalan mismo sa kanilang hometown sa municipal hall ng Giginto, Bulacan. At ito nga ay sina PO2 Darly Riolon, PO2 Jose Uring at Teniente Art Gatmaitan. At sila ay kabilang sa Anti-Crime Office or Anti-Crime Task Force na ipinorma ni Giginto Mayor Ambrosio Boy Cruz Jr. sa isang Executive Order number 12 year 2013. At yan nga po ang ating naging balita noon at nabalitaan natin na mga kaibigan na sila ay bibigyan nga raw ng parangalan. Ay may isang parangal. Siya ay paparangalan silang tatlo doon po sa mismo sa Giginto kasama ng mga sangguniang bayan na pinangungunahan ni Vice Mayor Banjo Estrella at ni ABC President Cesar Teta Mendoza at sila bibigyan ng incentive o cash incentive at iba pang benefits bilang parangal sa kanila dahil sila mismo ang nakatuklas, nag-grade at na-neutralize nila isang napakalaking shabu and illegal drugs laboratory doon po sa Santa Rita, Giginto, Bulacan. Noong ating pong nasabi na dito magkakaroon po tayo ng ating panauhin, isa pong ranking officer na Interpolcom o International Police Commission sa Anti-Drugs Office po at konektado rin po sa United Nations Office of Drugs and Crimes. Siya po, unang iba kundi po si General Lucrecio G. Pintian. Siya po ay isa rin professor sa Philippine Public Safety College at consultant din po ng President ng PPSC na si Attorney Ruben Platoon. Ngayon po, kapiling po natin siya mga kaibigan at siya po ay mabibigay po sa atin ng pahayag upang lubusan natin malaman kung anong talaga ang situation ng anti-drug, illegal drugs control dito sa Pilipinas. Narito po kapiling natin si General Pintian. Magandang umaga sa iyo, Bro General. Magandang umaga naman sa iyo, Bro Colonel Sampana. General, okay. Mga kaibigan, ako po yung pinawag ng Colonel, magkasama po kami sa Interpol. Isa po akong official doon at ako po ang kanilang information officer noon. At ngayon nga, nandito po ako ngayon sa posisyon ng bayan, www.isntv.com. Okay, General, what can you say about the present drug illegal drugs problem in our country? If we think of solving the drugs problem in the country, I think the first one to do this one was in the top. Dahil sa
Matagal na itong sinusulba natin eh, pero nandito pa rin. So, ito ngayon ang pag-iisipan natin, bakit nandito pa rin? Kahit na maraming na nag-aayaw nito. So, uugatin natin siguro kung sino talaga ang nagpapapasok dito sa Pilipinas. Dahil maraming nagsasabi na ito pinagbabawal, talagang kasi nakakasira ng utak. Diba? Yes. Manunuyo ang utak dito, sabi nila. Hindi ko naman nasubukan yan dahil dito, hindi naman talaga ako sumubok dyan. Pero nai-interview ko yung mga nagiging drug addicts. Yan ang sabi nila. Na kaya naman daw nila yung tinitake para makalimot sila sa mga problema nila. Okay. Pero ito nga nakakasira. So siguro ang issue dito ngayon ay yung paano natin mapigilan na kadami-dami ng mga nasa nanunungkulan, mga general paika, mga ika nga'y sabi na pwedeng pigilin. Pero ang tanong dito, bakit nakapasok pa? No? Siguro, anong sagot mo dyan, Kirek? Bakit nakapasok pa? Bago ko sagutin yung matanong nyo, General Pinky, yan na let us we I would like to remind you sa nangyari ng 2010. Okay. You are instrumental to the neutralizing of syndicate of cocaine traffickers na meron pumasok nito isang balkong na may lamang cocaine, mga 1 ton, and that is 1,000 kilos. Yes, yes. 1 ton. At pumasok siya dito at kayo ang nakapag-neutralize yung new unit sa pamamagitan ng pagkipagtulungan sa Philippine Drugs Enforcement Agency. Okay. Ang panahon nito ni Director General Dionisio Santiago. At natatandaan ko pa nung ito yung aking isulat noon sa isang pahayagan ay napakalaki ng kantidad or ng amount droga na ito na cocaine, maaabot yata sa billion of pesos na kuha ninyo. Ito bang nangyari nito pagkatapos na mahuli nyo, ang iyong bang unit, ang iyong mga tauhan na kasama sa pag-neutralize ito ay nabigyan naman ng inyong na award, na reward, aside from the award, siyempre yung mga cash reward po ito, ayan po ito sa ating regulation po sa panghuli po ng illegal na droga dito sa ating bansa. Nagkaroon po ba ng reward in cash incentive ang inyong unit? To answer that short, there was no reward was given because according to them, no, according to Major Santiago, who is now a colonel in the Marines, that according to General Santiago, hindi naman dapat bigyan daw ng reward kasi ito naman daw ay isinuko lahat ng taong nahuli namin na itinuro niya lahat yung nahuli na kasi yun daw barko na umikot sa buong Pilipinas. Buong mundo ay ito daw ay from Latin America na ang bagsakan nito ay sa Bisaya, sa Samar. So, yes. Nangyari na yung kamag-anak nung nahuli namin ay tira sa Samar. So, sila na yung bagsakan doon sa lugar ng Samar. So, walang reward po na naibigay sa amin, although na meron kaming pinirmahan noon na mag-reward kami. Pero walang naging, hindi po nangyari yun. Yes, General, napakalungkot po na malaman na nangyayari ng ganyan. Imbis na kaya ngayon ang mga ibang mga official, imbis na magsabi na gumawa sila ng kanilang pagganap sa tungkulin nila, na huhulihin nila, nagkakaroon tuloy lagi tayo na kapag kami hinuhuli ng mga foreigners na sangkot po sa illegal drugs, ay binabangketa na lang nila, tinutukan nila, tinukuha ang kanilang mga passport at pinipili sila mag-withdraw sa kanilang bank accounts. Lagi bang nangyayari ang ganito kapag dahil sa rewards, hindi sila nakakasiguro na ibibigay sa kanilang rewards? Ano masasabi niyo, General? Kadalasan,
nangyayari yon. Kung minsan kasi palakasan din yan eh. Yung halimbawa, ang palakasan na sinasabi natin ay yung kung kasama ba sa sir yung nasa itaas. O, pero kapag ang nasa itaas ay hindi mo masisiran, diway na lang, sorry ka na lang. Anyway, suluhin nila yun. Anyway, maski wala kayong reward, at least in your heart, you have accomplished a big mission to help, to save these victims of illegal drugs in the Philippines. Yan po, napakalaki mo nung ginawa nyo. At kung hindi man kayo makakatanggap ng rewards, cash incentives, ay makakatanggap naman po kayo ng blessing rapidly taas. Alam po po, alam po namin dito na kayo ay professor o nagtuturo kayo ng values formation sa Philippine Public State College at sa iba pa po mga schools na kung saan meron po mga subject, mga police na kinukuha po sa value formation. At sana nananawagan po kami sa ating mga pinagkukulan na ito naman po ng mga rewards sa drug. Huwag naman po natin pagkakait doon sa mga tao na the credit should be given to the person due to this person. Kaya na kailangan na mga kaibigan natin na authorities na involved po sa illegal drugs control ay huwag naman natin pagkait sa kanila sapagkat sila po yung nagtatrabaho. Kahit po sila sinusweldohan nating gobyerno, kasama po sila sa mga mabibigyan rewards bukod po doon sa nagbigay ng information, ng tip para po makuha itong droga. Sa ngayon po talaga pong napakalaking problema yung ating illegal drugs dito sa bansa. Mapasok na po ang cocaine, pumapasok po ang high-grade shabu, at nandiyan din po ang ecstasy, ketamine, at ngayon nga, pati bagong drug craze, itong mga MDMA o mga methanyl dioxide na talagang napakamahal pero mabili, lalo na sa mga anak na mayaman na nagiging victim. Mga babayan, mayroon po tayong ibibigay na question kay General tungkol po sa kung ano ang kanyang maibabahagi para mabigyan ng full control o prevention ang pagpasok dito ng illegal drugs sa ating bansa mula sa mga foreign entities. Yung aalis, babalik po tayo sa Sisa ng Bayan dito sa www.isntv.com.